Welcome back mga kalapatid, si Sumad Lalo of TV. For today's video, ipapakita ko na sa inyo yung isa pa nating ibon na nakuha kasabay nung pula mga kalapatid na nakuha natin dito kay Mentor. So ito yung isang pula, este kulay blue bar na nakuha natin mga kalapatid. So nakuha natin to, medyo wala pa siya sa kondisyon. Pero ngayon medyo maganda-ganda na yung kanyang kondisyon at mukhang iitlog na siya dahil may katabi siya ditong cock. Nato nakatabi niya kasi dito yung imbre, kaya nangyari tuloy ngayon yung pitan niya medyo namamagana, mukhang itlog pa. Siya si Idol Madla, nakakahanga, may mga hawak, gandang linyada, ika'y inspirasyon kung bakit hanggang ngayon ako'y palaging kumakarera. Takit-taga ako din natin. Ayan, puno na yung ng lock. Dahil ayaw na natin makakawala yung mga ibo natin dito. Kukunin natin siya para maano natin siya ma-reveal sa inyo. So, maganda ibon dito mga kalapatids na swertihan na natin. Kasi nung araw na yon, di ba, may ibon na binalik. So, swerte naman tayo inampun natin yung ibon na yon. Ito. Sakto, ayun, namamagana nga yung ano, mga kalapatids. Yung may puwitan niya dito, ito. Baka madumihan pa ako. So, papakita ko sa inyo ngayon yung tsura ng ibon. Napaganda ibon na ito. Blue bar, ayan. Medyo ano lang siya, bangkain na konti. Pero yung kalapate, overall, maganda siya. Pakita ko sa inyo. Boom, ito yung kalapate, mga kalapatid. Zero. So, yung ibon, mga kalapatid, makikita niyo yung kanyang eye sign. Medyo may pagka-yellow yung mata niya at hinihingal siya. Kasi nga, ayan o, itlog mga kalapatid. Kita niyo naman, ayan. Medyo magayo ilalim ng... Pita niya, nakakapako rin, may itlog. Itlog na to. Yung bagwis ng ibon, mga kalapatids, ito. Napakahaba ng bagwis niya. Ayun, kita niyo, yung mga primary, ang haba. Kaso medyo, may mga makukulit tayo, mga visitor ito. Kaya dito yung mga pag-vlog na maayos. Ayun, may nakabantay na isang aso dito na kumakain ng mangga. Merong aso na mukhang tigre. Ayun, makulit din eh. Ayan, dyan lang kayo. So, kailangan lang nating ma-recover na maayos tong ibon. Pag na-recover na natin to, madali na lang breed. So, kailangan lang talaga fast recover lang. Yung buntot niya, medyo sira-sira pa rin dito. Ayun, ayun nga, syempre, marami nga sila sa kulungan. Ayun. Pero pag naglugon to, magmukhang parang bagong kalapati na to. Sa kabilang bagwis, ayun, no? Ganda yung bagwis niya dito, mga kalapatids. So, case na ito noong nakaraan, meron siyang kanker, mga kalapatids. Ngayon, binibigyan natin ito ng gamot ang pangatay kanker para ma-recover din kaagad natin siya. Okay naman yung pupus niya, mga kalapatids, tuyo naman eh. So, kailangan lang talaga ma-recover na mabilis. So, nasa 5th day na siya na binibigyan natin ng gamot na pang-kanker. So, bali, waiting game pa tayo ng 2 days pa. Kasi sasagad ko na siya ng 7 days para gamutin ng pang-kanker. At pagkatapos yun, ipapahinga muna natin, re-recover naman ulit para dun sa mga susunod pa na gamutan. Bibigyan natin siya pa ng pang-sipon, saka ng pang-coxy, ganyan. Pwede natin bigyan ng 4-in-1, yung pang-pinali natin para mabilis nating magamit. So, pinakamabilis siguro magagamit natin yun dahil nire-recover pa natin isa susunod na buwan pa. Siguro by May na siguro. Matagal. Kasi kailangan talaga na makondisyon 100% bago natin mabreed yun. So, ito yung mga huling nakuha din natin kalapate. Ito, recover na to. Tapos na gamutan ng mga to, mga kalapate. Magaling na eh. Ayan. So, isang purgang session na lang to. All goods na, pwede na halos i-breed din. Napabuka na natin mga katawan. Breeder mix na rin yung kinakain nila. Ngayon, papakainin na nga natin sila eh, dahil hapon na, oras na, para kumain yung mga alaga nating warriors. Ito yung mga tira-tira nating patuka dito. Kumakain na itong mga tirang patuka na ito, mga kalapatids. Issue, mga bibi natin. Mukhang may nakapuntang ibon dito. Ah. Nakalkal eh, nangalaglag sa ilalim eh. Nadali na nga na ito. May umakit dito sigurong ibon. Nangalkal. Tapos ito yung triplets natin, ayan mga kalapatid, so, malalaki na. Tingnan din sa view na ito, ayan lalaki na. Halos pantay-pantay naman ang mga size nila. So pwede, malalagyan na natin sing-sing ito pamaya-maya. Pipili na tayo lalagyan na sing-sing. Ang lalagyan ko sing-sing dito siguro, yung PH ring na lang mga kalapatid. Kasi wala pa ako naka-design ngayon na pang-club ring. Yung pang-club ring na mga susuotan ko, eto pa lang kasi mga bagong ibon yung sisingsingan natin yan. Ito yung mga nandito, ito yung magkapatid na of color, saka ito yung mga to yung hindi pa rin natin napapares hanggang ngayon na ibon ni Idol Longhair. Yan, shoutout kay Idol Longhair Sir Bench. To ibon niya to hindi ko pa napapares, pinahiram niya sa atin to, sambo na dito, hindi pa napapares kasi kinukondisyon ko pa. Yan, kita niyo yung pupus niya, batong-bato na. So, pwede na to by this week siguro.
eh pwede na natin bigyan na ano to ng kanyang chicks next week or this week. So ano sakto Lunes ngayon. So tama, this week bibigyan ko na ng kaparis yan. Lilista ko na yung mga pwedeng pagparisan. Ito big, pwede na rin to. Meatloaf pa nga kanina to eh. Gagamitin natin sitter ngayon to. Yung isa to iba natin dito. Pero ito, paglilimlimin natin. Saka yung iba, ito yung mga pula. Ready na rin. Ito yung inbreak. Cross inbreak. Pwede nang i-breed to. Ayan, yung anak nung inbreak na ready ko. Saka nitong chua, ayan. Full seed ng mga inbreak natin. Ganyan na yun. Tapos ito, inbreak cross Vanderbrook with Van Buderen. So, inbreak na may pasok nung speedbird. Breeder din natin to. Mag-iisa lang yan, kak. Kasi ito may pula rin dito, kaso Taiwan ito makakalapatid dito. Sitter lang natin ito isa. Fix sitter itong isa na ito. Magaling magsubo kasi yung Taiwan natin ito. So, protective, napakatapang na ibon niya. Pero hindi yung inbreak makakalapatid dito. Mukha lang pagka ano yung kulay niya. Cookies and cream na pula. Ito, bibreed ko na rin ito. Pwede na rin halos ito. Mataba na ito eh. Yung galing kay Mentor. Yan. Siguro pares ko na lang ito. Doon muna sa pula. Yan. Pero yan ang unang mabibreed sa mga nakuha natin sa kanya. Saka itong hen dito. Ito, ready nang mabreed to. Bubu na katawan na ito eh. Ito siguro pinakamabilis na mabibreed na natin to. By next week, paparisa na natin. Ang ipaparis ko dyan, baka ito na lang siguro. Yung patuline, yung magkadikit yung paa. Ay, kita niyo yung paa niya magkadikit mga kapatid. Zoom natin ha. Dikit yung daliri niya na yan o. O, dikit na dikit. Kaya nga patuline yun. Patuline na may pasok ng Japan. Ayan o. Kaya yung lakad niya ganyan. Napakailap ng ibon na to. Kaya lagi talaga mayroong ganyan. So kasi ito matagal pa rin to mga kalapati. Kasi kakadating lang na ito eh. So siguro ito katapusan ng April pa mapaparis to. So sakto na yung mga nakaano ko dito. Pang MacArthur. Kasi meron to diba may kapatid to na nag-clock na Tacloban. So dito ko na susuot. Tapos meron din silang Tacloban na Lapwiner din. So dito. Pwede nating i-paris to dun sa isa. Yan, yung Garuda naman. Ito pwede nating i-paris. Sa Garuda. Yan, Tommy De Vera cross Vandenbroek Bimerman. Unipius. Ito, hen to. Mukha lang kakang itsura pero hen yan. Confirm na kasi umuupo yan eh. Ito yung kak natin. Ito, yung malaki ilong. Yung mukhang bibi ang mata. Ayan, kasi napakalaki ng tulokop. Ayan. Talokop na tulokop talaga. Old line talaga. Ayan, nanginginig ko ang makakalapadid. Sabi nila, pag daw malakas ang inig na ganyan, maganda. Yung kita nyo, talagang vibrate na vibrate siya, mga kalapatids. Ayan yung bagwis nyo, galaw na galaw talaga yan. O, ayan yung ibon. Ito yung isa, yung hen. Pero hindi itlog yan, dahil nga hindi naman sila nag-mate. Saka yung pinapatuwa ko sa kanila, balance lang muna. Ayan. So, abangan nyo yan pagka na-breed natin. Wala na patuka yung kalapati natin dito, yung triplets, tapos wala na rin tubig, kailangan lang nating refill. Oras na. So magpapakain muna ako, mga kalapatids. Pabangan nyo na yung mga bibreed natin, mga bago lahi. Ayan, naka-ready na sila. Ready na simulan ng laban. Pati ito, yung mga BOTC lines natin. Ito, tabanan na ito. Nung dumating sa atin ito, manifesto parang papel. Pero ngayon, ang lapad na. Pati itong isa. Ayan. Fully recovered na, mga kalapatids. So ito yung Tacloban line. Ito naman yung 2 times finisher na ng apari. Ayan. Like, share, subscribe. Ingat! Siya ay kalapatista, napakadaling nakinakilala.